everyone, or magandang umaga sa inyong lahat. So ngayon, dahil isa akong coach dati, ang gawin ko is magti-train ako ng aso kung sinong mabilis or pabilisan ng aso. Itong dalawang aso, napaka-aggressive itong dalawa. So, dali ko ito dito. Kala ko mag-start, restarting about 10 meters away. So, nakikita nyo doon yung finishing line. With that, yung may lagay ko na tissue. So, dito sila mag-start. Then, habol sila doon kung sinong mauna nilang dumating doon sa finish line. Dris, bikas na gawin ka? Grabe itong mga aso. Okay? Come on. Ready? Ready na? Psst, may miming. Ready? 1, 2. Sige, takbo! Yun lang din. After this, pusit na ako sa aking bonsai materials, which is ang isi-share ko sa inyo ngayon, isa yung nangamatay kong bonsai materials. Then, yun ang starting with my, yung ititrain ko yung aso. So, everyday gagawin ko yung ganyan hanggang pabilis na pabilis sila sa pagtakbo. So, first, ito pa ang kauna-una nilang starting with the dog, yung paano sila tumakbo. Kaya, ito'y pa, bata pa, so hindi pa marunong. So, sinong nauna ganito? Sinong nagabot? Ang brown? So, yung brown ang nauna kasi yung itim, hindi alam kung saan siya pumunta. So, yun lang. Okay, continue na ako sa aking bonsai materials. So, ngayon, mag-inventory ako or maghanap ko kung saan yung mga bonsai materials ko dito na nangamatay dahil sa sobrang init sa panahon ngayon. So, ito. So, ito ang isa sa pala ko na mamatay na. Pero sa awa ng Diyos, isa sa bandang baba na area, may sumutot na mga dahon. So, ibig sabihin na buhay pa. Kaya po siya linagay na lang dito sa ilalim itong isang bonsai material sa taas para hindi masyado siya mainitan. At saka, for this morning, naklaro. Yan. So, naglubo na ning wire. Hanap na po. Yun ang problema sa camera, kumuha na dili. So, naglubo na ning mga wire sa part na may mga area nga. So, naglubo na ng wire. Katulad nito na portion ito. So, yan. So, kailangan tanggalin yan tapos baguhin. So, ito yung ang na bonsai materials, it is a podocarpus. Ito ang trabahuin ko for this morning. Pero hindi ko na maibidyo because mataas na masyado yung magawa kong video. So dito ako sa likuran banda, natanap ako yung namamatay ko mga bonsai materials. So yan pa . So ito sa because dahil sa init ng araw ngayon na buwan, today is April 10. So grabe. So ito naman, yung sinabi ko na before is that is my Melindres bonsai materials. Matay din. So lipat naman tayo sa kabila. Daan muna tayo dito. Ito is, yun. So dako-dako na siya kuno. It is red picos. Tapos itong itsura niya. Layo natin. Yan. So sobrang laki. Hanggang doon taas, no? So gawin ko dito is literate. Hindi ko ikakatsayang yung sanga. So puputulin ko lahat dahon, yun yung sa taas na lang iiwan ko. Pero hindi ko pa siya hukayin dyan kung saan nakalagay dyan. Kasi ang dami nitong inasikaso ko ngayon. Naghanap pa ko yung ibang namamatay para ma-inventory ko kung ilan na lang natitira sa aking mga bonsai materials dito sa paligid ng aming bahay. Yan pa. So sa ngayon, tormo na tayo, naghahanap-hanap tayo ng mga namamatayang materials ko. So ito yung yung mga maliit na bonsai materials ko. Yan. Yung kasama niya sa tabi niya, hindi namamatay. Tapos ito lang sa, that is also a Melindres. Yan, may portion na mamatay. That is a wild, hindi pala wild lemon, that's a Chinese Uli.
So, dito ano tugas battle. Ito ang resulta dahil sa init. Yan. So may mga sanga na portion. Yung ang nangyari, yung hindi nabantayan ba, hindi na diligan ng tubig, tapos naughan siya. Then pag dilig ko, yun na ma-area ng sanga na mamatay. Yan, dito sa bandang area na ito. Hindi masyadong naka direct sunlight ito na bonsai materials. Tapos dahil sa sobrang init ngayon, tuyo na tuyo yung panalimutan na na diligan ng tubig niya, namatay na naman. Dito naman, ito yung mga maliit kong bonsai. This is a piskill. 2, 1, 2. Puro mga piskill. Then ito is Argao Taiwan. Argao Taiwan. Ang nabuhay lang na iwan niya is ito na lang, red picus. So that is the result sa init ng panahon ngayon. Yan, so ito na lang na iwan. Yan, red picus na bonsai materials ko. Tapos doon sa parang sa bandang likuran, ang dami pa doon na mga bonsai materials kong namatay. So dito naman tayo, hindi lang bonsai materials ko namatay, pati yung mga aglonema ko na halaman, isa na ano din yung nagpipid yung kulay, hindi masyadong makita pero makikita itong area na susunog. So dito yun sa kabila, mga around 50% lang yung araw na tinira ko sa kanila, pero na sunog din yung dahon, kaya linipat ko sila dito sa bandang ito. Yan, sunog yung dahon. So this is paborito ko na aglonema, which is the red aglonema. Is parang ano siya, parang plastic. So punta na tayo doon kasi kunin ko yung sinabi kong tatrabahuin ko. Ito ang tatrabahuin ko ngayon, which is sa Podocarpus. So yung punuan niya is ang laki is napa sa 1 inch or 3/4 yung diameter niya. So abot pa ito ng mga siguro nasa 15 years to 20 years bago ito matawag nating isang talagang bonsai na talaga. So ang gagawin ko dito is tanggalan ng wire, i-rewire or late, tapos i-depolit, tapos ibalik na naman doon. So hintayin na naman na maglulubo na yung wire, unwire na naman, rewire na naman ulit. So yun ang trabaho bilang isang mahilig or bilang isang bonsaiista. So as early, yung aso namin, tire-train ko rin yung pagtakbo nila kasi bala ko ipasali sila sa yung parang karera ng mga aso sa takbuhan. So that is only a native dog, pero matalino sila kasi first time ko pa pinatakbo ng ganyan. So alam na nila kung saan direction. So yung isa parang naligaw yata, so kaya nahuli siya. So maybe next time lagi ko silang ginaganyan daily, isa siguro matuto na sila na tumakbo toward yung may rope na may finish line. So for this morning, hindi ko na ito may video mapakita sa iyo paano ginagawa, pero it is very simple na naman ang paggawa nito, is rewire, depolit, tapos linisan, lagyan na buno, balik doon kung saan. So for this morning, sa ngayon is around 9 o'clock na in the morning, pero ang init na, nag-start na mag-init as napakita ko na kanina. Ang dami kong mga bonsai materials na namamatay. So ito lang masishare ko for this morning regarding about starting training with our little dog, and also sharing some bonsai materials na namamatay. So dyan kahirap ang magbonsai. Hindi na basta-basta pag magkaroon ka ng bonsai, okay na yon. So minsan din, may magkakataon din na madisgrasya yung mga bonsai materials natin. So yun lang, maraming salamat sa panonood. God bless you all. Have a nice morning ahead of you. Bye-bye.